Let's give it a go. 180,000 represents 70% of the whole population. Find the total population. Is that possible? Isang graduate ng math mula sa University of Waterloo sa Ontario, sinimula ng Filipino-Canadian na si Kain Santos ang kanyang mga tutorial sa TikTok nung nagsimula ang pandemya. Hinamon ni Kain ang sarili niya na gawing simple ang pagpapaliwanag sa mga komplikadong math concept sa loob ng isang minuto. At ginagawa niyang lahat ito habang nakasuot siya ng drag. Isang dating contestant sa reality show na Canada's Drag Race, nakakatulong din sa pagbubuo ni Kain ng kanyang creative content ang partner niyang si Ian Wood. I'm terrible at math. So it's been a real education for me as well. Most of my audience are not math students or math majors. They're regular people, and my message is that math can be interesting and math can be fun. This is inflation. Isinasama ni Kain sa kanyang topic ang mga dating natutunan niya sa universidad at hango din ang ilan sa mga libro at pop culture. Madali para kay Kain ang math, pero umuubos pa rin ng oras ang paghahanda niya sa bawat tutorial. I make a little script and then I edit on the makeup, which usually takes like 2-3 hours, and then I try to do a couple of videos at once, because I can't just turn on the camera and start doing the videos, you know. It takes work to be a beauty queen. Ipinagmamalaki si Kain ng kanyang inang si Christina at 13 anyos na bunsong kapatid na si Dane, lalo't umabot na sa 1 milyon ang TikTok followers niya. Ayon sa nanay niya, hindi naman sila nahirapan ng kanyang yumaong kabiyak na tanggapin ang pagiging gay ni Kain. It should start bata pa na sana hindi ginagawang joke yung bakla, pagiging feminine. Kasi parang binibigyan mo ng negative side sa pagiging gay. Bilang mga sarado katoliko, inamin ni Christina na medyo natagalan para sa kanyang mga kamag-anak na lubos na tanggapin si Kain. Natutuwa si Christina na nakita na ni Kain ang hinahanap niya sa kanyang partner na si Ian. Samantala, napansin ni Kain na hirap pa rin ang mga Pilipino na tanggapin ang LGBTQ+ community. Pero umaasa siyang hindi magtatagal ay mangyayari rin ito. We're humans too, and we have our own fears and our own ambitions, and all we want is to live free and not have to hide ourselves and have the right to love who we want to love, just like everybody else. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Canada.